panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikasiyam ng Marso taong 2022. Palalakarin niya tayong ayon sa kanyang mga tuntunin. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ezekiel Kabanata 36 at ang talata 27. Sa pusong nilinis, ang lahat ay nabago. Ang pagbabago ng karakter ay ang patutuo sa sanlibutan ng nananahang Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa ng isang panibagong buhay sa kaluluwa na dinadala ang mga kaisipan at mga nais sa pagsunod sa kalooban ni Kristo. At ang panloob na pagkatao ay binabago sa wangis ng Diyos. Ang mahihina at nagkasalang mga lalaki at babae ay nagpapakita sa sandibutan na ang tumutubos na kapangyarihan ng biyaya ay makatutulong sa may kakulangan na maging husto sa sukat at sagana sa pagiging mabunga. Ang pusong tumanggap sa salita ng Diyos ay hindi gaya ng lawang sumisingaw, hindi gaya ng sirang imbaka ng tubig na nawawala ng kanyang yaman. Ito ay gaya ng batis sa bundok na pinapakain ng walang tigil na mga agos na ang taglay na malamig at makinang na tubig na tumatalon mula sa isang bato hanggang sa panibago na nagpapasigla sa mga pagod, sa mga uhaw at sa mga nabibigatan. Gaya ito ng isang ilog na patuloy na dumadaloy at habang nagpapatuloy ay lalong lumalalim at lumalawak hanggang sa ang nagbibigay buhay na tubig nito ay kumakalat sa lahat ng bahagi ng lupa. Ang batis na umaawit sa pag-agos nito ay iniiwan ang kaloob na luntian at pagiging mabunga. Kapag ang lupa ay hubad at kayumanggi sa ilalim ng nakasusunog na init ng tag-araw, isang luntiang linya ang nagmamarka sa daanan ng ilog. Gayon din ang sa bawat tunay na anak ng Diyos, ang relihiyon ni Kristo ay naghahayag ng sarili bilang nagpapasigla at namamalaging prinsipyo. Isang buhay, gumagawa at espiritual na enerhiya. Kapag nabuksan ang puso sa makalangit na impluwensya ng katotohanan at pag-ibig, ang mga prinsipyong ito ay dadaloy muli na gaya ng batis sa disyerto na ginagawang makita ang pagiging mabunga kung saan ngayon ay tagtuyot at kakulangan. Isang maganda at mapagpalang umaga.